Ito ang Emilio Aguinaldo Medical Center sa Lalawigan ng Cavite at kasama natin si Rene at Mirna Sangal para alamin kung meron ba silang problema sa PhilHealth o sa ospital at sa doktor na kanilang nilipitan. Bilang tugon ng responde sa inilalapit ni Mirna Sangal, pinuntahan namin ang Emilio Aguinaldo College Medical Center. Dito ay hinarap kami ni Dr. Alan Chua, ang assistant to the Director for Administration Services. Matapos na marinig ang kwento ng mag-asawa at makita ang mga dokumentong dala ng mga ito, ay ipinaliwanag sa amin ni Dr. Chua na sa halagang ibinibigay ng PhilHealth sa mga miyembro nito ay may nakalaan talaga para sa professional fee ng mga doktor. Well, pagka nagbigay ng professional fee yung doktor sa mga PhilHealth member, usually supposed to be informed yung pasyente na yung professional fee niya, it should be less of PhilHealth. Okay, pag sinabing less of PhilHealth, kung magkano yung ibibigay ng PhilHealth, yung hihingi niya doon sa pasyente, eh bawas na. Para yung ibibigay ng PhilHealth sa kanya, eh covered na ng PhilHealth yun, yung kakulangan ng professional fee niya. Naniniwala si Dr. Chua na nagkaroon lamang ng miscommunication sa pagitan ni Dr. Cynthia Correo at ng mag-asawang Sangal. Mainly miscommunication siguro. Usually kapag hindi informed yung pasyente, obviously mag-expect yung patient ng refund niya. But if the patient is informed na yung professional fee ko po, eh bawas na po dyan yung ibibigay ng PhilHealth, I think walang problema. Inherap din ni Dr. Chua sa aming grupo, Silin General, ang PhilHealth Officer ng ospital upang sagutin at linawin ang iba pang tanong ng mag-asawa kaugnay na tinanggap nilang PhilHealth benefits. Kasi ang breakdown po talaga niyan, 19,600 ang 11,400 sa hospital bill kasi ang hatian po natin is 70-30. Ang sa surgeon naman is 60-40. So, 19,600 times 40%, yun po yung mapupunta sa doktor. Yung 60% mapupunta sa hospital. Ang naging professional nito sa amin ay 41,000. No, hindi. May maghahati-hati sila dyan. No, 41, kasi 35 lang ma'am eh. So, oo, maghahati sila ng pedya. Kung ibibili ng pedya ang 4,000, so bawas na sa 35. Ang anis is 50% or 40. So, ibabawas na rin yun sa natitirang 31. Yung natitira, magsasuffer po si Doc. Less than 20 na lang. Kasi ang na-claim niya sa PhilHealth ay nasa 6,000 din. Yun nga, add net niya. Yan kasi, di ba, nag-discount siya ng 5,000. Oo. Kumbaga yung sa PhilHealth niya, binigay na po niya sa inyo. Yun po yung parang hindi na-explain sa inyo mabuti. Bagamat naunawaan ng mag-asawa ang paliwanag ni Dr. Chua at Lynn, ay nais pa rin ni Rene at Mirna na makaharap si Dr. Correo. Dahil dito, nangako ang pamunuan ng ospital na tutulungan ang mag-asawa para makaharap at makausap si Dr. Correo. Siguro, aral na rin sa atin to, no, na as a patient, we ask question, tapos yung mga doktor naman to explain tsaka masabi dapat para maintindihan at hindi magkaroon ng ganitong mga pangyayari na merong tawag niyan, reklamo na hindi nila naintindihan. I can say na you got a good deal doon sa pag-manage sa inyo sa doktora niyo kasi I think half lang yan sa regular sa mga gandang hospital niya, yung ginastos niya, half lang. Masaya naman ang mag-asawa sa ginawang pagtugon ng programa sa kanilang problema. Malinaw na po yung pagkakapaliwanag ni Dr. Cho, pero mas gusto pa rin po namin makaharap si Dr. Makausap po para mas lalong maaayos po natin. Nagpapasalamat po ako sa programang Responde dahil po sa, kung hindi sa tulong nila, hindi po kami magkakaroon ng konting linaw at hindi rin namin makakausap yung head ng IAC Medical Center. Ito ang aming tugon, aksyon, ngayon, Responde. Ako si Onin Miranda.
Mga kaibigan, nung po nagpunta ang Responde sa AYAC Medical Center sa Cavite, wala po ang inireklamong physician na si Doktora Cynthia Correo. Pero ipinangako naman ang pamunuan ng ospital na kanilang iimbitahan ng dalawang panig para magkalinuman at magkaayos sa problema ito. At kahapon nga po, tuloy na nagkausap ang inireklamong si Dr. Cynthia Correo, ang nagreklamong mag-asawang sanggal at ang Philhealth Officer ng AYAC na sa AYAC Medical Center na si Lynn General. Sinubukan naming makapanayam si Dr. Correo ngunit siya po ay may pasyenteng inaasikaso ng mga oras na yon. Pero nakapanayam natin si Lynn General at siya na ang nagbigay ng update sa amin sa naging usapan ng dalawang panig. Narito po. Actually, pinag-meet ko sila dito sa AYAC July 5 at around 4 to 5 p.m. Nag-meet naman sila at around 5 at nag-usap sila pagdating ko dito. So, nagkumustahan. Pero beforehand, na-explain ko na po sa kayong patient sanggal yung tungkol doon sa computation, which is naiintindihan naman po nila lahat yung computation. Pagkadating po ni Dr. Correo, yun, nag-usap sila ng konti. Then, nangihipon ng sorry si Mrs. Sanggal, mag-asawa po. Actually, si Dr. Correo is willing talaga makipag-usap din sa patient para mapaliwanag din niya yung hindi naiintindihan ng pasyente. Which is, si ang patient din, inano na rin niya yung time niya para mag-usap din talaga din daw sila. Kasi inano na niya yung chance na makapaghingi din siya ng siguro konting ano doon kay doktora dahil humandong pa po sa ganun. Na which is sabi naman ni doktora, willing naman ako anytime nakausapin ninyo sa clinic. So bakit hindi niyo po ako na-reach out? Na alam niyo naman ang clinic hour ko doon, sabi po ni doktora. So si Mrs. Sanggal naman, so nanghihingi na rin po ng dispensa kay doktora. Opo. Mas naging deeper yung friendship nila pagdating, ay nako, ikaw pala si ganito, ganyan, kaya okay na yung ano nila. Opo. Happy naman kami kasi at least kami yung way na nagbati sila or opo, nagkaintindihan sila na mabuti. Opo. Kasi medyo complicated din po talaga kasi package. Ayun. Opo. Ang package kasi may certain computation na which is talagang kailangan mo siyang i-itemize, i-explain. Mm-hmm. So siguro hindi lang nila nakuha ng isang explanation. So kailangan talagang i-explain mo pa sa kanila isa-isa. Which is okay lang din naman na ngayon ay natanggap din nila at naintindihan. Ayun. Dito sa pangyayaring ito, anong pinaka sort of mensahe po ninyo na maaaring ibigay dun sa iba pang pasyente na maaaring may ganitong kaso? Sa case na yan, kung meron kayong doubt, nandito lang kami, meron kaming office, PhilHealth, billing. Kung hindi pa kayo satisfied sa billing, nandito kami sa PhilHealth, yung admin para ma-explain sa patient yung tama at talagang totoong computation kung meron kayong doubt sa mga doctor ninyo. Or kung meron naman kayong tanong sa doktor, yung mga doktor naman namin, mga mababait, willing naman silang mag-reach out din sa mga pasyente nila. Mm-hmm. All right. Naku ma'am, maraming salamat po for your oo, time. Oo, thank you Sir Onin ha. Masaya kami sa responde na kaayos ang dalawang panig, nakalinawan na pero masabuti na kay Aling Mirna Sanggal mismo malaman kung ano ang nangyari. Narito naman ang panayam natin sa kanya. Okay na po. Kasi sabi nga nila, pinaliwanag naman po ng maayos ni Dr. Correo at ni Ma'am Lynn yung nangyari. So, hindi na po ako nag-comment. Mm-hmm. Inayos na niya. So, okay na po. Naintindihan ko na. Mm-hmm. Tapos, magkalinawan na po kami and okay na po yun. Sabi nga ni Lynn, nakausap namin kanina, naging magkibigan daw kayo halos si doktora. Totoo ba yun? Oo nga po. Hindi ko kasi unexpected ko kasi tapos biglang nagkakwentuhan kami doon tapos nabanggit niya na something like magka-apelyedo yata kasi sa father's side niya. Mm-hmm. So unexpected yun sa akin pero at least blessing pa rin kahit pa paano kasi meron akong na-met na gano'n, nagka-met kami kahit pa paano. Mm-hmm. Sabi niya, bakit daw ako hindi lumapit sa kanya? Yun lang pala, dapat daw nagtanong ako sa kanya. So, sabi ko naman kasi, Doc, unreachable ho kayo at saka hindi ko po alam kung paano kayo mako-contact.
So, nung time na, na gusto namin magkalinawan, hindi ho namin siya matagpuan. Eh, sabi niya, hindi daw ba siya nagkaroon, hindi daw ba kami nagkaroon ng number niya? Sabi ko po, hindi ho eh. Hindi ho namin nakuha yung number niya. So, wala po talaga kaming contact sa kanya. Ngayon, sabi niya naman sa akin, sana dinaan na lang namin sa usapan. Pero at least okay na rin yung nagkausap kami. Although, hindi sa hindi magandang pagkakataon, pero at least nagkaroon kami ng pagkakalinaw. Kamusta naman yung asawa mo? Okay na rin po. Kasama ko po siya nung nagpunta ako ng hospital. Paano yun? Wala kayo nakuwang kahit na anong pera dahil sa naibayad na nga sa mga doktor. Ayos lang ba yun? Okay lang po yun. At least hindi lang ho more on financial matters yun. At least meron ho akong naging proposal kay doktora. So, if ever man magkasutok, doktora, mas better kesa dun sa hinahangad kong sakasakaling maklaim namin. Although, hindi ko naman talaga inaasahan kasi alam kong 50-50 ang chances ko doon. Mm-hmm. Eh, may nag-comment lang kasi sa akin na supposedly para sa amin. Ang sa akin lang, nagkaroon ako ng confusion. Ayun. So I have to settle down kung talaga nga bang para kanino ho yun. Tama. So okay na po sa amin kahit na hindi namin, wala man ho kaming nakuhang ano man doon. Pero at least meron po siyang magandang naidulot sa amin. Meron nagkaroon ako ng chances na ma-met kahit pa paano man, relative ko daw siya. So, mas importante po yun kaysa sa akin. Naku, nakakatuwa naman at kahit na paano yung kaayos na aking dalawa. Ano? Next time, sana bago, huwag na pong maulit sa iba na nagkaroon ng miscommunication dahil lang po sa hindi nagkakaunawaan. Kasi yung sa amin kasi, ano yun eh, hindi naman ho kami personally nagkakausap ni doktora before ho ako inadmit doon sa hospital. Mm-hmm. Bali, ang nag-arrange po noon ay lying in. So, wala po kaming direct contact. So, kaya nagkaroon siya ng miscommunication. Mm-hmm. Kaya sabi ko nga, sana wag nang maulit sa iba na nagkaroon ng ganun. Kasi ho, ang confusion ho ng isang pasyenteng katulad ko, minsan nagko-cause po ng embarrassing moment. Although, maganda na rin po ang nagiging resulta sa amin. Okay po, thank you din po sa Responde. At least ho, nagkaroon kami ng kalinawan. And then, more power po sa program nyo. Very thank you very much po talaga. Narap kami ni Dr. Alan Chua, ang assistant. Masaya po ang mumpuwersyo na Responde sa pagkakaayos ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Dr. Correo at ng mag-asawang sanggal. Kaya naman maraming salamat sa aming mga nakatuwang sa pagresponde sa kaso nito. Unang-una na po sa pamunuan ng AYAC Medical Center sa Cavite kay Dr. Alan Chua, kay Dr. Cynthia Correo at kay Lynn General. Salamat din kina Renet Mirna Sanggal sa pagtitiwala ibinigay niyo po sa aming programa. At salamat din mga kaibigan sa mga nakasama at nakatulong namin ng Responde dyan sa Nasmariñas, Cavite, sina Tank Cruz, Marites Muega, Ludigario Muega, Efren Suarez, Epitacio Hernandez, Dennis Getman, at Dexter Sumer. Magbabalik po ang Responde, tutok lamang.